Hi mga besh! Jamie Despe nga po pala. Kumusta? Lagi na ipagkukumpara ang mga civil engineer at ang mga architect. Pati yung mga magka-college, nalilito sila kung ano ba ang kukunin nila, kung sila ba yung mag-i-engineer or mag-a-architect. Nagkakaroon ng mga tanong kung sino ba mas magaling, ang mga civil engineer ba or ang mga architect. Well, architecture and civil engineering are both different field of study. Di sila pwedeng ipag-compare kasi magkaiba ang role nila sa construction. If you wanna know the difference between architecture and civil engineering, but before that, please don't hesitate to click the subscribe button and click the ring notification bell button para updated ka sa mga uploaded vlogs ko. And also, don't forget to follow me on my social media accounts. Ang mga architect at engineer is parehas silang pwedeng magtrabaho sa construction. Parehas silang pwedeng mainitan or magtrabaho sa field. Parehas din silang pwedeng sa office mag-work. Both of them can also become a part of the pre-construction, the construction, and the post-construction. Depende yan sa designation nila sa isang company. Both of them can become the project manager. But merong mga bagay-bagay na hindi talaga kayang gawin ng isa at kayang gawin naman ng isa. Meron talaga silang mga specialization. Like for example, sa trabaho, civil engineers work on a variety of different projects, includes planning, building, and maintaining roads, buildings, bridges, and water systems. While architects, on the other hand, work primarily on houses, factories, and similar structures. So, isa-isahin natin guys, dito muna tayo sa civil engineering. Civil engineering focuses on the design of the structure. Kumbaga sa human body, dinidesign ni civil engineer ang ating skeletal system. The civil engineer computes the maximum load. Si civil engineer nagsasabi kung ano ang maximum na bigat na kayang i-carry ng isang structure para hindi siya magiba. Of course, the civil engineer knows kailan magigiba yung isang structure or yung building at anong klaseng destruction ang mangyayari sa kanya once ma-exceed niya yung maximum load na kini-carry niya. Sinisigurado din ng isang civil engineer na pasok sa budget ng client yung design, which it can offer strength and at the same time, kaya ng budget. Kasi kung iba yan guys, edi sasabihin para safe is lalakihan na lang nila yung poste, lalakihan nila yung biga, kakapalan na lang nila yung buhos, dadamihan nila ng bakal, yung pinakamalakas na concrete strength na lang ang gagamitin para sobrang tibay, di ba? E di sana wala lang nag-civil engineer kung ganun. Kaya nandyan yung mga civil engineer is para ma-maintain pa rin natin yung strength na kinakailangan ng isang structure, depende sa anong klaseng project siya, nakakayanin ng iyong budget. The civil engineer assures that the design is within the budget by designing the structure that is suitable for your needs. Dito na pumapasok yung value engineering. Magvavaries yung design ni civil engineer ng structure depende kung ilan or gano'ng karaming dead load or live load yung kailangan ng structure. Dead load and live load are engineering terms for mga bagay-bagay na nag-i-stay, hindi gumagalaw, nandun lang sila sa structure or yung mga bagay na paalis-alis sila or gumagalaw. So yun nga, sana naintindihan nyo kung ano yung trabaho or main role ng isang civil engineer. Next one natin is yung sa architecture. The architect deals with the overall look of the project. Pero hindi lang basta-basta yung itsura ng project or ng structure ang tinatrabaho ng mga architect. But they also consider the comfort of the people. Yung mobility ng tao. Like for example, sa isang room. Baka masyadong malaki or maliit yung room para sa dami ng tao na gagamit nun. So yung mga architect, nagde-design sila ayon doon sa dami ng tao or depende kung anong klaseng project siya. Like for example, sa paggawa or pag-design ng isang hallway. Iba ang design ng main hall ng hospital sa main hall ng hotel. Iba-iba yung sizes. Minsan high ceiling. So, yung mga architect ang nagde-design yan. Depende sa kung anong project sila at kung papaano ba ang galaw ng tao dun sa
room na yun. Like for example, sa mga hagdanan, saan pa nararapat yung mga L-shaped na hagdan? At kailan siya dapat hindi na gamitin? Depende yun sa mga sizes ng room, klase ng bahay, or ng building. Kung napanood yung vlog ni Lloyd, di ba? Ni Lloyd Cadena, yung hagdanan nila. So ayun, dumidepende kasi yan sa size ng room. Kung kailangan ba na ikaw is mag-L-type ka pa ba na stairs or gagawin mo na yung spiral. Iba-iba din kasi yung design. Depende kung ito ba residential or commercial type of project. Saka katulad yung height ng mga cabinet. Kung magiging komportable ba yung isang tao na gagamit ng cabinet na ganito kataas. Saka nagfo-focus din ng mga architects sa maximize na paggamit ng space. Ayaw na ayaw kasi ng mga architect na meron na aksa yung space sa bahay. Yung mga kanto-kanto na parang wala man lang mapwedeng mailagay or hindi man lang yung madadaanan ng tao. Yung tinatawag nilang parang mga dead space kanga. Yun yung talagang dine-design nila na talagang ayaw nila or iniiwasan nila yung mga ganung klase. And of course, tumitingin din naman sila sa cost. Hindi lang naman mga civil engineer tumitingin sa cost. Ang mga architect, magagaling din yan. Yung tipong gusto ng client yung ganitong klaseng bagay pero kaya yan gawan ng paraan ng architect na ma-achieve yung ganung design na kasyang-kasya o pasok sa budget ni client. So doon, nagdedepende kung ano ang hilig mo. So, na-explain ko na yung dalawa kung ano ba yung kanilang difference or yung main role nila sa construction. Kung ikaw is papasok pa lang sa college life, pwede mo nang masabi na ikaw ba ay kukuha ng civil engineering or ikaw ay magpo-pursue ng architecture. So, ano-ano ba yung mga required skills ng civil engineer at ng mga architect? Unahin natin kay civil engineering. Pag magsi-civil engineering ka, kailangan mo ng mga skills katulad ng mathematical skills, analytical skills, problem-solving skills, and leadership skills. Marami pang mga skills na kailangan talaga ng isang civil engineer pero hindi ko na siya nilahat. Sinabi ko na lang yung medyo kailangan talaga or mahalaga na skills na meron ka kung ikaw ay isang civil engineer. One ng mga required skills ng isang architect ay number one is drawing skills. Next is imagination skills. Next is kailangan magaling kang mag-pay attention sa mga detalye. Kahit maliliit na detalye yan, kailangan mabusisi ka. And of course, kailangan meron ka rin analytical skills. So ayan, sana matigil na yung mga sinasabi nilang sino bang mas magaling, ang mga civil engineer o mga architect. Kasi magkaibang magkaiba yung dalawa, guys. I'm a civil engineer and nalulungkot ako pag may mga ganyan na pangyayari, diba? Talagang hindi natin maiiwasan na napagkukumparas ang dalawa. Parang nakakalungkot kasi magkaibang magkaiba kasi yung dalawang profession. Kaya sana wag na natin silang ipag-compare. Ang trabaho ng civil engineer ay trabaho ng civil engineer. Ang trabaho ng architect ay trabaho ng architect. Ang dinidesign ng civil engineer ay kanya lang, which is used as structural. And architecture plans are for the architect. Okay, so that's it, guys. Thank you for watching my vlog. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe muna kayo and click the ring notification bell button. And also, don't forget to follow me on my social media accounts sa Facebook and sa Instagram. And mayroon na rin pala akong TikTok, guys. Follow me also on my TikTok account at Jamie Despe. Okay, so yun lang. Thank you very much. Keep safe and God bless everyone. Bye.